What's up mga kabukid and welcome dito sa Dag Relenial. Ako pa rin si Renny Costales and sa video na to, ituturuan ko kayo kung paano magtimpla ng lactic acid bacteria serum or labs. Pero bago tayo dumiretso sa video natin, make sure to like the video and of course, click nyo na rin yung subscribe button kasama na rin yung notification bell para wala kayong ma-miss na video dito sa The AgriLinear. I'm sure marami kayong matututunan. Check out also my other videos. Marami pa akong ibang mga instructional videos doon paano gumawa ng iba't ibang uri ng fertilizer, paano gamitin sila, mga procedures. So, check nyo rin yun. And start natin yung video, paggawa ng labs after nito. Alright, pakita na naman natin yung mga materials na gagamitin natin for making lactic acid bacteria. Let's start off with this one. Ito po ay hugas bigas. Ayan, wala lang siyang label pero hugas bigas po yan, no? The best po yung unang hugas bigas, yung pinakapanguna. Pero kahit na umabot ng tatlong hugas, kung maabot kayo sa pangatlong hugas, pangalawang hugas, pwede pong gamitin nyo, no? So, this one is rice wash. 1 liter. 1 liter ng rice wash ang magagamit natin. Kailangan din natin ng fresh milk. 1 liter. Ayan, 1 liter siya na fresh milk. Any brand ng fresh milk, pwede. Meron din tayong gagamiting beer. Any other brand pwede, no? Kasi yung beer ay meron po itong kasamang yeast, which is also an example of beneficial bacteria. And ginagamit yung yeast pang ferment ng mga alcoholic drinks tulad ng wine and ng beer. Nagamit tayo ng molasses. Nga pala yung beer ay ano to? Pwedeng 500 ml, pwedeng 350 ml as long as meron. Yan, 500 ml. Alright, after noon, meron din tayong gagamitin molasses na 2.5 liters. No? Magiging dalawa yung application ng molasses natin dito sa isang application, 1 liter lang. And sa second application natin, 1.5 naman ang magagamit. So, equivalent of 2.5 liters of molasses. Sa tools naman natin, gagamit tayo ng measuring cup, labeling materials, 10 liters of water, and a plastic container, timba. Okay, kung gagawin nyo itong lab sa smaller na container, tulad ng mga plastic containers, mga bote ng tubig, galon ng tubig, okay lang din as long as meron siyang takip. So kung wala naman, hindi naman available itong ganitong klase ng takip na selyado, pwedeng manila paper or katsa, tapos balutan ng, or talian ng goma or interior. Alright, so yun yung mga materials natin for making lactic acid bacteria serum. Alright, so start na natin yung procedures. Kompleto na yung mga materials natin. But before we start, disclaimer lang. Itong procedure na to ay tatagal ng 4 weeks. No? So, for the sake of continuity ng video na ito, ay papakita ko sa inyo yung buong procedures, pero hindi na natin ihintayin yung 1 week, no? Bago ka magdagdag ng isa pang ingredient. Kasi matatagalan tayo. Pero importante naman, makita niyo yung buong procedure. So again, inuulit ko, hindi natin ihintayin yung mga 1 week, yung weekly intervals bago ka magdagdag ng bagong materials or ng ingredient. No, just for the sake of the continuity ng video na to and for demonstration purposes, para mapakita ko sa inyo yung buong procedure in one video, gagawin na natin lahat o idadagdag na natin lahat ng mga ingredients dito sa procedure na to. Alright, so unahin natin yung rice wash. So kuha muna tayo ng 1 liter worth of hugas bigas. And itong hugas bigas, sabi ko kanina, pwede yung the best yung pinakaunang hugas bigas. Pero kahit hindi first na hugas bigas, pwede kahit hanggang pangalawa or pangatlong hugas bigas, pwedeng gamitin. Alright, so meron na tayong hindi makita kasi puti din yung font eh. So yan, naka 1 liter na tayo ng hugas bigas. Lagay natin dito sa plastic container natin. Pag naisali na yung hugas bigas, supposedly, pa-ferment muna natin to ng 1 week. So, takpan mo siya ng manila paper, kailangan aerobic, no? Aerobic yung fermentation. Kaya kailangan manila paper yung pantakip natin. Tapos, saan na yung panali ko dito? Nawala yung panali ko. But anyway, dapat to may tali. Talian natin to, tapos saselyohan ng goma or
any form of rubber band. Tapos, let it ferment for 1 week. Lagyan pala ng label. Ano siya? Tapos, kailan siya finerment? Kailan siya dadagdagan ng panibagong ingredient? So, ferment siya, 1 week. Okay? So, kunwari, naghintay tayo ng 1 week. Fast forward tayo. After 1 week, ang kalalabasan nito, kailangan siya ay medyo maasim-asim. Merong maasim na amoy. No? Mag-ferment na yung lactic acid dito sa rice wash. Mayaman sa carbohydrates, fats, and proteins. So, ang susunod nating step ay isang litro ng gatas. No, i-enrich pa natin yung fermented na rice wash by adding milk. Nga pala, nag-search din ako sa internet and maraming variations, maraming iba't ibang style ng paggagawa ng lactic acid bacteria. Pero itong pinapakita ko sa inyo ngayon, ito yung pinakamadali and pinaka-practical way of fermenting or making your own lactic acid bacteria without straining. Kasi marami ako nababasa, you need to strain some things, you need to siphon out some things. So para sa akin, medyo tedious yung ganung procedure. Pero ito nga pinapakita ko sa inyo yung pinakamadali, pinaka-practical way of doing lactic acid bacteria. Madali na siya, pero pinadali ko palala. Okay? So ito na yung pinapakita ko sa inyo. Sana tayo? So, 1 week after na mag-ferment yung rice wash, dagdagan na natin ng 1 litro ng gatas. Baka may magtanong, pwede bang powdered milk? Okay lang timplahin sa 1 liter na gatas at na water. No, kung I think sa 1 litro na tubig, kung di ako nagkakamali, I think that's 5 tablespoons ng powdered milk. Pero try nyo rin ibasahin yung direction sa likod ng packaging ng gatas kung ilang scoops talaga sa 1 liter ng tubig. Pero ultimately, 1 liter yung gatas na gagamitin. So buhos na natin dito yung gatas. Any brand will do. Fresh milk, skim milk, low-fat milk, any kind of milk pwede. So yung milk may magpo-provide ng additional pa na lactic acid from the milk. Yung iba, nakita ko Yakult yung ginagamit, pero syempre, mas mahal yung 1 litro ng Yakult, di ba? Parang, nagkano ba 1 piraso ng Yakult na 80 ml? Kung kuha ka ng 1 litro ng Yakult, medyo mahal yun. Alright, so nataktak na natin lahat ng gatas. Anyway, mamaya, papakita ko sa inyo kung ano itsura dito sa loob. Tapos, takpan ulit natin. Takipan, lagyan na ulit ng label. Kung kailan siya dadagdagan ng panibagong material, tapos talian to ulit ng goma. So let it ferment for 1 week. Fast forward tayo ulit for another week. Ano ang idadagdag natin? 1 liter ng molasses. Ayan, so kuha tayo ng 1 liter ng molasses. Ayan. So we have 1 liter of molasses. So salin na natin dito sa ating tinitimpla na lactic acid bacteria. Dahan-dahan lang. After na may isalin yung 1 liter na molasses, again, takpan ulit siya ng manila paper, lagyan ng goma, lagyan ng label, kailan siya nilagyan ng ganitong ingredient, kailan siya lalagyan ulit. So, 1 week. Pahinga muna tayo ng 1 week and then balikan natin siya 1 week after. Ano na ang gagawin? So after 1 week, ang supposed na amoy na niyan ay manamis na masim-masim gawa nga ng nagdagdag na tayo ng molasses. Ano? So ang susunod na natin, since fermented na siya, dadagdagan na natin siya ng pamparami. No? So na-cultured na natin yung initial culture ng lactic acid bacteria. Ngayon, dadagdagan na natin siya ng tubig at ng tubig, molasses, tsaka beer. Anyway, yung beer naman ay optional lang. Kung gusto nyo magkaroon ng yeast na microorganism dito sa tinitimplan yung lactic acid bacteria,
Pwede. Kung ayaw nyo naman, okay lang din na wala. Lactic acid pa rin yung kalalabasin niya, may beer or wala. So, lagay na natin yung 10 liters ng water. Malapit na siyang mapuno. Again, every other ingredient na nilalagay natin, naghihintay tayo ng 1 week. No? Baka sabihin nyo, pagtimpla nyo na ito, sabay-sabay din. Ha? Huwag nyo gagayahin. Okay? So, nagdagdag tayo ng tubig. Ngayon, medyo tumabang siya. Dagdagan naman natin yung kanyang pagkain, which is yung molasses nga, no? Para mag-ferment siya for another week. Parang ayaw magpagamit na itong molasses ko, ah. Teka lang, ah. Medyo mahigpit yung pagkakalak. Whew! Gumamit ako ng muscle power dun, ah. Anyway, saan na tayo? 1 liter ulit. No. 1.5. 1.5 na yung lalagay nating molasses kasi medyo marami na yung tubig natin. It's almost full. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung itsura niya. So, 1.5 liters ng molasses. Kuha tayo ng 1.5. So, this is 1 liter. Salin natin. And then, another 500 ml. Medyo matakaw siya sa molasses, no? Pero kung wala kayong molasses, pwede kayong gumamit ng brown sugar. Kilograms naman. So kung 500 ml to, ayan, 500 grams naman ng sukal. And lastly, yung ating beer. Yep, beer nga. Alright, so 500 ml ng beer. Sayang, no? Sarap pa naman. Anyway, hindi sponsor dito si Red Horse, ha? Pati sa Selecta kanina sa milk, hindi siya sponsor dito. Alright, so na dagdag natin lahat ng ingredients natin. Takpan natin ulit ng manila paper, let it ferment for another week, and then after ng 1 week na yun, pwede na siyang gamitin. Again, lagyan ng label, lagyan ng lock, ng seal para mag-ferment siya aerobically. Mas magkailangan niya ng hangin para mag-ferment kasi yung lactic acid and yung yeast ay parehong aerobic bacteria and kailangan nila ng hangin para makapagtrabaho. So, manila paper yung gagamitin nating pang-trip. So, fast forward tayo ulit. 1 week, no? 1 week siya naka-ferment kasama ng lahat-lahat. Ito na yung itsura niya. Anyway, ipapakita ko sa inyo dito mamaya. Malapit. So, after 1 week, ferment natin ito ng 1 linggo, pwede na siyang gamitin. What is lactic acid bacteria good for? Lactic acid bacteria can help your animals improve their immune system, pampatibay ng resistensya ng mga alagang hayop. Pwede rin yung idilig ito sa compost bin, sa compost pile, pampabilis magburo or magbulok ng inyong mga compost sa farm. Kung meron kayong mga natuyong dahon, naipong dumi ng hayop, kalabaw, kambing, baboy, manok, i-spray nyo to doon sa inyong compost pile para mas mabilis, mabulok at matanggal yung masamang amoy. Effective din siya doon. Pwede nyo rin itong i-dilig or i-spray sa mga alagang, sa mga tanim na halaman. Mapa-fruiting vegetables man or leafy vegetables, sa mga fruit trees, pwede rin. Pampatibay din ng kanilang resistensya para hindi maging kapitin ng sakit, mga soil-borne diseases. And so yun, yun yung mga uses ng lactic acid bacteria serum. Ngayon, ang deletion rate naman nito ay minimum of 10 ml per liter of water. At most, pwede mo siyang i-dilute hanggang 50 ml per liter of water. Pero again,
walang overdose sa organic. Kahit gawin mo tong isang litrong tubig, isang litrong labs, walang problema. Although medyo magagastosan ka nga lang kasi magtitimpla ka na naman ng panibago. Medyo matagal na naman yung procedure. Pero yun nga, yung recommended dilution rate natin is between 10 ml yung minimum, 50 ml yung maximum. No? So, yun yung kanyang mga dilution rates. Kung ididilig sa alaman or i-spray frequency, pwedeng minimum of once a week, maximum of twice a week yung pag-i-spray. Alright, so yun yung ating procedure sa pagtitimpla, paggamit, and mga materials ng lactic acid bacteria serum. Alright, so to summarize everything na pinakita natin kanina, again, it's ano muna to? Rice wash, after ferment for 1 week, dagdagan ng milk, and then ferment for 1 week again, dagdagan ng 1 liter ng molasses, ferment for 1 week, and then yung pinakahuling linggo niya ng fermentation, ang idadagdag natin ay 10 liters of water, 1.5 liters ng molasses or sugar, pagka sugar 1.5 kilograms naman ng sugar ang idadagdag, and 1 bottle of beer. Any brand and any size, basta beer, pwede nyo gamitin. And yun ay last week ng fermentation niya, isang linggo pa ulit after noon, and then pwede nyo siyang gamitin. Alright, so sana marami kayo natutunan sa video na to. Don't forget to like, comment, share. And of course, subscribe dito sa The Agrilenial. Yun lang, ingat and keep farming.